Good morning, guys. Ngayon ay mag-unbox tayo ng April Smoke. So ito yung box niya, guys. Ito yung laman niya. Good morning, guys. Kamusta kayong lahat? Welcome sa aking channel, Junie Motovlog nga pala. Pasensya na kayo kung ngayon lang ulit ako nakapag-vlog or nakapag-upload kasi hinintay natin tong dumating itong GoPro Hero 7 natin. Ngayon ay mag-unbox tayo na itong GoPro Hero 7 Black at i-review natin yung mga specs niya kasi saan nakalagay dito sa box niya. At syempre, maya-maya ay ipetest natin to kung maganda nga ba talaga yung video quality niya at yung hyper smooth niya. So tara, guys, i-unbox na natin to. Dito sa box, guys, kung mapapansin nyo agad, makikita nyo yung hyper smooth. So yung specs niya, hyper smooth. Syempre, may nakalagay Hero 7 Black. At dito ay nakalagay is 12 MP. At yung video niya is up to 4K at 60 frames per second. At dito naman, guys, is kaya natin ito sa kung gaano kalalim yung kaya niya, which is yung 33 feet or 10 meters. Tapos dito naman, ito yung naman yung specs niya. Siyempre, kagaya yung sabi ko kanina, is 12 megapixel yung camera niya. At yung video niya hanggang 4K 60 frames per second. At 1080p naman is 20-40 frames per second. Tapos yun is 33 feet, 10 meters. At ito, guys, is meron siyang voice control. Ang voice control na to is ito ata yung kukontrolin mo yung GoPro mo gamit yung boses mo. Example, sabihin mong GoPro start recording, o GoPro stop recording, at GoPro take a picture, at GoPro turn off, GoPro turn on. Yun yung mga sasabihin mo. Yun naman yung dito sa settings niya. Iwan mo lang yun, mamaya papakita ko sa inyo. Tapos siyempre, touchscreen na rin siya, guys. At yung slow-mo niya is up to 8 times. Sobrang bagal niyan, guys. At syempre, meron siyang GPS. At meron naman siyang HDR. It's hyper smooth. It's live stream. Ito, guys. Ay, ito pala. Sa likod. Ito yung apps na i-download mo sa App Store o sa Google Play. Siya nga pala, guys. Kung mapapansin niyo, ay bukas na siya kasi kahapon. Kahapon kasi ito dumating. Kahapon kasi, guys, binuksan namin ito doon sa shop para makita kung wala siyang problema bago ko i-uwi, para mas sigurado na may problema siya o wala bago ko siya i-uwi dito sa bahay. Yung binuksan namin ito kahapon at tinignan kung may problema. So pakita ko sa inyo yung laman. Lagyan ko lang ng ng tape. Yung ano kong lakarin, ito yung laman niya, guys. Ito yung laman niya. Ito, instruction. Important product, safety instruction. Yan, marami kang babasahin. Tapos, syempre, ito, guys, is sticker. Ito, manual, need help. Ito pala yung manual din, guys. Ito yung step by step. Tapos, GoPro, mag-download ka ng apps para makonnect mo yung GoPro mo sa cellphone mo. Sa App Store, sa Google Play naman. Ito yung instruction niya, manual. Sige mo naman, guys, ito. Ito, syempre, battery. Cord, type C. USB. Ito naman, guys, ito mga mount niya. Dalawang klaseng mount siya, guys. Ito yung para sa flat surface. Sa mga flat, na mga, pagdidikitan. Tapos ito naman is yung mga curved surface. Example, yung mga helmet. Sa mga helmet. Ayan. Ayan siya, guys. Tapos, ano ba? Wala na, guys. So, dito naman tayo sa camera. Yung pangtanggal na ito, guys, is una, ito. Nakikita niya ito. Yan, iangat niya yan.
Hatchment siya ng ganyan. Then, i-press nito. Itong dalawang to. Para matanggal siya. Yun ba kasi guys, dito tinatanggal. Ako kasi, ano. Dito ko siya tinatanggal. I-press mo lang siya ng ganyan. Then, tulak. Ayan. Tulak mo lang siya. Dahan-dahan lang. Kasi mahal to eh. So, ayan na siya guys. So, ngayon guys, buksan naman natin siya. Yung pagbukas nito guys, kung mapapansin nyo, may araw siya dito. Ayan. Ayan yung araw niya. Medyo matikas to guys. So, kailangan ingat lang. I-press mo lang siya. Angat mo lang siya pa ganyan. Pataas. Tapos siyempre, diin nyo to. Ayan. Nakaangat na siya. Tapos siyempre, yung pagbukas, ganyan. Tapos ganyan. Ayan siya. Dandaan nyo lang siyang itutulak kasi medyo ano, masakit pa siya guys. Dandaan lang siya itulak. Then, ayan. Pag natulak nyo na siya guys, so, siyempre, hugutin nyo. Ayan siya. Ayan yung GoPro Hero 7 natin. Tapos ito yung sticker niya. Kailangan ng kuko. Tapos, dito naman sa camera niya guys is review din natin. Ito yung shutter button niya. Tapos ito is yung mic niya ata. Tapos dito yung charging port ata ito eh. Ayan, USB-C. USB-C ata ito eh. Oh, HDMI pala, sorry. Tapos ano, ah, ito HDMI, then ito is USB-C. Dito ka mag-charge. Bali guys, yung pag open na ito is press lang to. Ayan, press mo lang yan. Then tulak pa ganyan. Punta dito. Dito tayo sangat. O yan. Balik natin. Tapos, shutter button, mic, then, mic din. Ito yung power button niya guys. Tapos dito rin yung mode niya. Ang labo. Tapos, ito naman is, light indicator ata ito pag nag-charge or naka-on na yung camera mo pag naka-play na. Tatlo yung mic nito. So, ito mic. Tapos sa baba, ito speaker, ito mic. Bali yung indicator niya guys, dalawa. Ito din. Ito, gilid. Ano yung kita niya? Ayan. Yung guhit na yan. Tapos, dito naman guys is yung nalagyan ng battery. Yung pagbukas na ito guys is press lang din ulit. Tapos tulak pa ganito. Papunta dito. Press, tulak, then bukas. Ayan. Ayan siya guys. Bali buksan. Lagyan natin itong battery. So yung paglagay na ito guys is pa ganyan. Bali, nakaharap sa inyo yung camera. Bali nakabaliktad. Tapos yung logo nakaharap sa inyo. Ganyan. Mas dandahan lang syempre. Kasi medyo masikip siya guys eh. Dandahan lang yung pagtulak. Ayan. Kung mapapansin nyo guys, flat na siya. Tapos dito guys, yun yung lalagyanan niya ng memory. Ayan kung nakikita nyo. Bali guys, ito pala yung memory ko na nabili ko. Sa Shopee, sa shop na Infinity. Infinity store ata yun eh. Infinity, ano. Basta may isang to Infinity. Bali, 128 siya guys. Sabili ko to na halagang 13. Extreme Pro 128GB, meron siyang speed na ano, up to 170MB-S. Tapos yung RIB niya is 90. Saan natin? Ayan. Buksan ko na rin pala to guys kasi sinubukan namin dun sa ano, tindahan. Bali guys, yung pagkabit na ito is nakatalikod naman. Nakatalikod naman siya sa camera. Ito. Nakaganyan. Hindi nakaganyan. Nakaganyan. Tapos, saan tayo papasok niya? Ayan. Siguraduhin nyo lang napantay siya guys. Tapos, gagamitan nyo ng siguraduhin nyo lang napantay siya guys. At siyempre, gagamitan nyo ng kuko. Kung may maririnig kayong parang nag-click, ayan na siya guys. Basta pinapasok na yun. Ayan. Umiilaw yun guys pag na-detect na ng camera yung memory. Ayan siya. Tapos, ganun din yung pag-ano guys, yung pagbalik. Ayan, click. Tapos, tulak din. Ngayon is, buksan na natin. Ito yung on niya guys. Sinarge ko na to guys kagabi. Kasi yun, low bat siya. Ayan, mag-on na siya. Ayan. Kung makapansin nyo guys, is nasa menu na siya agad. Nasa menu na siya agad guys, kasi yun nga, is binuksan na namin to kahapon. At, kinonect ko na to sa cellphone. Hindi ko muna mapapakita sa inyo guys, kasi yung gamit natin ngayon is yung mismong cellphone ko. Doon kasi nakakonect yung ano, yung apps. Basta yung gagawin nyo guys, is in-install nyo lang yung itong apps. Ayan, yung mismong logo. So ngayon natin lalabas na nun guys, is yung quick up, ayun natin yung lalabas nun. Install nyo lang yun. Then meron naman yung pag-on nyo dito guys, pag bagong-bago pa lang yung ano nyo, yung actual cam nyo. Is, pag-on nyo, italabas nyo yung ano, step by step. Yung una nun guys, is yung ano, yung language nyo. Tapos doon nalalabas yung apps na ano, na dinownload nyo. Bali, ito yung lalabas nyo guys. Punta tayo sa ano, sa preference. Then ito, connection. Tapos ito yung connect device nyo. Nakikita nyo. Yan, yung GoPro app. Ayan na siya guys. Ganyan yung lalabas din guys pag ano, pag ikukunit nyo na sa cellphone. Ayan. Ito nga palang kung napapansin nyo guys, parang rabbit. Ayan yung pick up, choke off. In-off ko lang siya guys kasi
nakita ko din sa ano, nakita ko din sa YouTube na pag naka-on yan, yung ano, yung quick capture, pag naka-on yung quick capture, tapos pag nakapatay yung GoPro nyo, i-click nyo lang to guys. Isang click lang, pag naka-off yung GoPro ha, pag naka-off yung GoPro mismo, i-click, hindi nyo to i-on, i-click nyo lang to, tapos automatic siya, lalabas yung parang ganito niya. Yan, tapos automatic magre-record siya guys. Ayan yung ano niya, yung, ayun sa quick capture. Maganda yun guys, kasi automatic siya mag-ano, magre-record, i-click nyo to kahit naka-off yung GoPro. Ang problema lang dun guys, is yung mare-detect niya is yung internal microphone niya. What if pag naka-ano kayo, pag naka-external kayo, nasa vlog kayo, mag-click nyo to. Wala, parang walang silbi yung pag-vlog mo kasi yung mare-record niya is yung internal microphone mo. So parang, siguro wala ka itong maririnig doon sa mismong ano mo, vlog mo, pag ito yung ginamit ko yung quick capture. Kaya yun sa akin, off ko lang. Kasi ito yung guys, yung ano, i-on nyo lang din yung voice control, pag gusto nyo siyang gamitin. Ito, yan, voice control. Labo. I-on nyo lang siya guys, pag gusto nyo siyang gamitin. Ayan. Lalabas yung guys kung ano yung ano, kung ano yung language na ginagamit niya. Siyempre English. Yes mo lang. Pero sa akin, hindi ko ito in-on pag hindi ko naman siya ginagamit. Tapos dito, video settings, 1080p, 60fps. Yung default lang guys is ganito, naka 4x3. 4x3 siya guys. 1440 yung resolution niya, tapos syempre yung 60fps lang siya. 4K, 2.7K, 1440, then 960. Pero hindi ko naman yung ginagamit yun guys. Bali, ito lang, 60x9. Kasi meron dito yung standard na 60fps. I-click nyo to, yung fps kung anong gusto nyo, 60. Pero ayan talaga yung guys yung standard nyo sa ano, halos lahat ng ginagamit. Tapos yung low light, stabilization, naka-auto siya guys. Tapos yung Fortune. Proton pala. Proton. Tapos siyempre, yung field of view nya, is tatlo yung ano nya. Yung klase nya is linear, or wide, ayan, or yung software view. Ito yung software view guys, ayun na talaga yung pinaka ano, ayun kung napapansin nyo, ang lapit lang yan guys, halos isang dangkal lang. Pero tingnan nyo yung kuha nya, halos buo, hanggang dito. Kaya din dito, sobrang lapit lang yan guys, halos isang dangkal lang. Ayun yung software view nya, pero hindi naman lahat gumagamit nito kasi pangit na daw yun sura sa mismong vlog. Lalo na pag nagmamotovlog ka kasi parang ano, parang kumakurve na siya, nagkakurve na yung video nya. So, wide lang, or linear, ayun lang talaga yung halos lahat na ginagamit. Tapos, dito naman guys is yung time lapse niya. Yung set niya lang siya, meron siyang choices sa taas. Time lapse, video, tsaka yung ano, picture. I-set niya siya ng ganyan, video, then swipe ulit, photo. Ayan siya guys. Sa time lapse guys is ito. Naka i-set niyo, pwede niyo rin siya yung i-set guys. 1080p, pipili kayo ha, up to 4K lang yung ano niya. Yung time warp niya. Tapos yung field of view, syempre wide, wide lang. Wide lang kaya niya, tapos yung speed. Ayan yung default niya guys, 5 times, 10 times, or 2 times. Bali guys, is yung 1 minute of recording mo, pag sa 5 times, is abot lang siya ng 10 seconds. Tapos, yung 2 times naman guys, is yung 1 minute niyo, ganun din. 1 minute of recording creates about 30 seconds of time warp. Meron din siyang 15 times. Yung, ito, yung 30 times is 5 minutes, 10 seconds recording. Yung 15 times, yung 15 time, yung 10 times, ganun din, 5 minutes. Pasensya na kayo guys. Yung 15 times naman guys is 5 minutes of recording creates about 20 seconds. Yun lang sya ka ano, kabilis guys. Siyempre dun tayo sa ano, sa default ata. Ito ata yung default ng guys. Dito guys is pipili ka kung ano yung gusto mo. Time warp video o time lapse video. Time lapse photo, night lapse photo. Yung pinagkaya mo naman dito guys is natutunan ko to sa kaibigan ko na si JV Delacruz. Shoutout sa'yo. Yung sabi niya, yung time warp daw guys is nagbibideo ka na gumagalaw o naglalakad o tumatakbo. Basta gumagalaw, ayan yung time warp niya. Yung time lapse naman guys is steady lang. Tapos mabilis yung record niya. Yung ganyan, mabilis. Mas maganda yun guys sa mga sasakyan o sa mga tubig. O sa mga clouds. Ayan, sa mga ano, sa dagat. Ayan yung maganda din guys. Tapos dito naman sa photo. Ayan. Photo. Yung ano niya is wide lang. Tapos yung ano, yung super photo is naka-off. Nasa inyo yung kung i-on nyo. Tapos yung wide, yun, naka-wide lang siya. Tapos yung raw, hindi ko lang alam kung ano to eh. Raw format, naka-off lang. Then yung Protune. Yung Protune is dito ata yung mag-edit ka ng mga ano eh. Chetere, chetere. Ayan. Mga sharpness, mga color, mga ISO, shutter. Ayan. ISO max. Ayan, hindi ko pa alam yung gamitin. Kaya in-off ko lang yan. Ayan, off natin. Tapos dito pala guys, ito is yung power on, saka yung mode niya. Kung mapapansin nyo guys, is pwede siyang gawin. Diba yung kanina yung ginagawa natin is ginaganyan siya. Sinaswipe. Dito naman guys, sa mode is pwede nyo siyang gamitin para ano, pumalit siya ng ano, kung mag-video kayo o mag-picture na sample.
Ito, may zoom pala siya guys, pag sa picture. May zoom. Meron din sa video. Wala pala sa video. Ah, meron. Ayan. Ayan. Tapos yung ano naman guys, yung looping naman niya guys, naka-video siya. Meron siyang ano, optional dito. Ayan. Kung video lang, yung sabihin lang guys, yung video lang, tuloy-tuloy lang yung record niyo. Yung pag-video mo, tuloy-tuloy lang. Pero pag nag-looping kayo, yun yung sinasabing looping. Na, yun din sabi ni JB De La Cruz, ng kaibigan natin. Na, yung looping daw guys is, ayan yun, yung putol-putol, yung interval, ayan, interval, yung max niya. Tapos yung 5 minutes, tapos magka-cut, tapos mag-automatic siya mag-play. Ayun siya guys. Tapos, yun, 20 minutes, 60 minutes, 120, yan, matagal na yun guys, yung 120. Kung mag-120 kayo, huwag na kayo mag-looping. Diba? Yung hassle lang dito guys, is pag matagal na yung video nyo, pag mga ganito, is, mahirapan na kayo mag-transfer ng file dun sa mismong phone nyo. So, syempre, mas maganda, 5 minutes lang. Ayun talaga yun. Yung pinaka-standard nyo. Mas maganda siguro kung may 10 din. May 10. Kasi medyo mas okay, medyo okay pa yun. Pero mag-20 na yun, mahirap na yun. Lalo na pag marami kayong mga blanko sa vlog nyo, wala kayong magagawa kundi i-copy talaga yung ano, buo. Kaysa naman dito sa 5 minutes, is malabilis lang siyang makopy. Malabilis lang siyang i-cut yung mga blanko nyo dun sa main part na video nyo. So, ayun yung looping nya. Is 1080p din, ganun din, dun sa natural na video lang. Tapos wide, super wide, ganun din. Tapos yung low light auto, yung auto nya din, yung ano, yung stabilization is naka-auto din. So, balik na tayo. Ito, yung ano nya, yung screen nya, dito nyo malalaman kung nagre-record na yung video nyo. Ayan. Tapos bali ito guys, tatanggal din pala ito. May ikot nyo lang ito pa ganun. Pag counterclockwise, diba ganun. Ayoko lang subukan kasi ano. Mahirap na. Siguro sunod na. So, yun guys. Tapos na natin i-unbox. I-review yung mga specs nya. Sana nagustuhan nyo at may natutunan kayo about dito sa Hero 7 na to. Ayun ay honest review lang. Yun ay kung ano lang yun dito. Kung ano lang yun dito sa GoPro na to. Tapos, maya-maya, i-test natin yung video na ito, at yung time warp, at yung time lapse, at syempre yung photo, picture. Ayan yung mga i-test natin. Test din natin yung voice quality niya, gamit yung internal microphone. Maya-maya unti guys, ay i-test natin to sa labas. So, balikan ko kayo mamaya guys. Okay. So yun guys, andito tayo ngayon sa Astrodome, sa May Boulevard, dito sa Tacloban. Ngayon ay sinusubukan natin yung voice quality gamit yung built-in microphone. Built-in microphone muna yung gamit natin ngayon guys, is dahil wala pa tayong pambili ng mic adapter. Kasi yung mic adapter guys is nasa halagang 3,000. So, ito muna yung gamit natin ngayon, yung built-in. Maganda naman siya guys, siguro ano, lalong-lalong na sa mga tahimik na mga lugar. Yung problema lang nito guys is rinig na rinig niya yung mga ano, yung mga may ingay. Especially itong mga sasakyan, ayan. Kung napapansin nyo, ayan.
So yun guys, tapos na rin natin i-test yung video niya at yung photo niya, kung maganda yung picture, kung maganda yung video quality, kung maganda yung voice quality. So tapos na rin natin i-review yung ano yung mga specs niya, kung ano yung mga nasa loob ng camera niya sa settings. Siguro may mga hindi pa ako nasabi, pero okay na yun siguro yung mga details lang na ano na kadalasan ginagamit ay yun lang talaga yung sinabi ko. Pero sa mga meron nito, sa mga magkakaroon, siguro kung gusto niyo pa tong explore yung laman, kung ano yung settings niya, pwede niyo kalikutin para mas kayo mismo yung makaalam kung ano yung features niya. Siguro ako ay magre-research pa ako sa YouTube kung ano yung mga features niya, kung ano yung mga tips, kung ano yung mga magandang saktong settings para sa pagmamoto vlog, sa mga pagpipicture. Siguro ako ay hindi naman ako mahilig mag-picture ng ano, na may mga filter, mga ganun. Yung akin lang talaga is pagmamoto vlog lang, yun lang yung purpose. So yun guys, sana may natutunan kayo at may nalaman kayo dito sa ano ko, sa pag-review, sa pag-unbox at sa pag-test ng video na ito at pag-test ng picture at yung time-lapse. So yun guys, maraming salamat sa inyong panonood. So siguro, abangan nyo yung mga susunod kong mga video. Ito-test natin na ito yung voice quality na naka-moto vlog, na nagmo-motor, na nakakabito sa helmet. So yun guys, maraming salamat sa panonood ulit. At sana nag-enjoy kayo at sana nagustuhan nyo yung vlog natin ngayon. Maraming salamat. Ride safe sa inyong lahat. Peace.